Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 26, 2024, na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin nahabagat ang weather system na umiiral po dito sa ating bansa, lalo na sa kanlurang bahagi na patuloy pa rin po na hinahatak ng bagyo na mayroon pong international name na Shanshan. Malayo po ito dito sa atin, pero malakas po itong bagyo at taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 140 kilometers per hour at posible po yan na maging super typhoon sa susunod na mga oras. Nagbabanta po yan na manalasa simula bukas ng gabi sa ilang bahagi ng Japan hanggang po sa may Linggo. Kaya ang habagat ay asahan rin natin na magpapaulan sa bahagi po ng ating bansa hanggang weekend, pero hindi naman po kasing lakas ng nagdaang habagat na hinatak po ng dating bagyong si Karina. Sa ating long range forecast ay wala pa rin pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang sa susunod na dalawang linggo, pero hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na may mabuo ulit na sama ng panahon sa silangan o northeastern part ng ating bansa sa susunod na mga araw. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali ay maayos pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rains dyan po sa Maymi Maropa, dulot ng habagat, maging po sa ilang bahagi ng Bicol Region, Metro Manila, Ilocos Norte, Silangan ng Cagayan, Sulu Archipelago, Zamboanga, ilang bahagi ng Marawi, Davao del Sur, Cotabato at Mati. At sa susunod na mga oras ay mas maraming lugar na ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains dyan po sa may Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Panay Island, ilang bahagi po ng Legazpi, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Sorsogon, at ilang bahagi po ng Davao. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakatas na namang yellow warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!